Team Philippines pinauwing luhaan at talon na ng Iran. Samantala, UE Lady Warriors pasok na sa semis at may nagbabalik pa na isang brasuhang player na talagang pinag-usapan dahil di umano sa pag-alis nito. Pero bago natin pag-usapan ang mga yan, please consider subscribing to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Matapos nga magkaharap ang Philippines versus Hong Kong noong September 1, 2023, huling araw ng preliminary round Pool D sa ABC Senior Women's Volleyball Championship, wherein pinataob lang ang ating mga kababayan in 3 straight sets na talagang napagulantang sa ating lahat sapagkat ngayon lang natalo ang ating national team players ng Hong Kong dahil nga palagi lang naman nating natatalo ito sa mga nagdaang international tournaments. At nitong September 3, 2023, classification round sa ABC na kung saan natabanggaan ang Philippines versus Iran, ay natalo na naman ang ating mga kababayan in 5 thrilling sets, 22-25, 25-22, 25-21, 24-26, and 15-12. Natalo man sila but still, masasabi pa din natin na inilaban talaga nila at ginawa pa din nila ang kanilang best performance. Sapagkat umabot naman ang mga scores sa 20-point mark at muntik na sana nilang maipanalo ang game sa set 3 wherein nagkaroon pa nga na extension pero sa bandang huli ay lumabas ang kanilang pagkabata at sumuko na sila sa kamay ng mga veterans ng Team Iran. Due to the 4-game losing streak of Team Philippines ay sinisisi ngayon ng mga bashers ang NU Lady Bulldogs na tinuturong dahilan kung bakit mas lalong bumaba ang ranking ng Pilipinas from 63rd to 72nd. Samantala, dumako naman tayo sa 2023 V-League Collegiate Challenge wherein nanalo ang UE Lady Warriors against Lyceum of the Philippines University in 3 sets at naka 5 consecutive wins na nga sila sa torneo kaya pasok na sila sa semifinals. Pero ang talagang labis na ikinatuwa ng mga fans na mandirigma sa silangan ay ang pagbabalik ni Brasuhan Girl na si Kai Cepeda na recently nga ay naging matunog ang kanyang pangalan dahil sa pag-alis nito sa UE Lady Warriors sapagkat lilipat na daw ito sa NCAA, specifically in Letran. Pero dahil nga sa pagka-injured ng kanilang ace spiker na si Jelay Gajero ay pinalitan niya muna ito sa opposite position. At hindi niya naman binigo ang kanilang bagong coach na si Jerry Yee sapagkat naging maganda ang resulta ng kanilang last game sa elimination round. Ano ang masasabi niyo sa pagbabalik ni Brasuhan Girl Kai Cepeda? Sapat na ba ang kanyang galing para tumbasan o higitan ang isang Jelay Gajero? I-comment nyo na yan sa baba at dito ko na nga po tatapusin ang video na ito. Thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa akin channel para hindi mo ma-miss ang mga latest updates regarding Philippine volleyball. Bye!